RQ, yung hindi nila ma-fully utilize yung kanilang Sylvana. Ang daming mga AOE and crowd controls na kina-cancel nitong Diggie, na even na kahit patay siya, nagkakaroon pa rin talaga siya ng ano, ng ambag sa team in terms of vision. Tapos ang spell pa na ginagamit ng Diggie ng Burmese goal is Aegis. Yeah, and with that, BREN ESPORT and Burmese Ghouls, pwede natin sabihin that sila yung dalawang teams na to na actually very similar yung mga playstyle nila. They want to draft in a way that pwede may chance na pwede mabilis mag-snowball in the early, and that's why the Diggie na nilabas ng Burmese Ghouls noong unang laban ng upper bracket 2 days ago was actually a notice para sa BREN ESPORT at para sa ng teams dito sa M2 na if all of us want to do this strategy, merong isang pick na hindi nyo pwede ipalabas dito kasi yung pick na yun is a counter to that strategy. Yung mga combinations with a pick-off and a support, and the Diggie is banned, and Burmese Ghouls, alam na alam nila, nire-respeto nila yung dragon ng Pilipinas dito, si Flaptizzy, the Yuzong, has been taken by Burmese Ghouls. And not only that, ito rin yung naging ano, formula ng ano, ng Burmese Ghoul nung nanalo sila against BREN ESPORT. Yung, kung makaalala nyo, yung upper bracket match that was the using the Yuzong twice in a row. Pero kasi yun yung time na meron ding Diggie dito ang Burmese goal. Now, what's gonna be open for BREN ESPORT? They have the choice here to be able to take the Sylvana since tinanggal na naman. But Basha, we've seen this by Flaptizzy na ginagamit sa side lane. But Matilda! Yeah, as well. Kung maiisip mo to, no, Reptar, yung Matilda ng BREN ESPORT actually acts on to actually being played by by Few and as well with Lusty. So up until now, hindi pa rin natin nakikita yung complete strategy ng BREN ESPORT. Yeah, because that Matilda can be put into two players' hands, as you said, at dalawang position. And of course, a comfort here for BREN ESPORT's Sylvana and Isan Shin. Again, picks that BREN ESPORT's ginagamit nila, but this is as well a very typical Burmese Ghouls line na pare, ah. Kasi yung Sylvana na yan, pupunta yan kay Maybe, they're gonna go look for the pick-off. They want to get the early kills para mas mabilis dito mag-farm si Ace on the Isan Shin. Pero BREN ESPORT, I won't be surprised if they'll pick the Claude early. And yun na nga, kakasabi ko lang, pinili nila yung Claude. And again, going back to the Yuzong and Baxio pick from earlier, I like it kasi nagagawa na ni Flap yung gusto niyang gawin in the XP lane, which is to rotate fast. Mapapabilis siya sa level 4, and the next thing you know, sa ano, all team fights na makita natin with BREN ESPORT, andun lang si Flaptizzy nag-zone out ng backline. Oo, yun din yung ano, pinaka-reliable na talaga kay Flaptizzy is that even on the side lane, hindi siya yung parang nakasteady lang sa mismong lane niya. Whenever he actually clears the wave, even winning the lane himself dahil mas malakas naman talaga ang poke ng isang Basha, kadalasan may kita mo siya after the clearing the wave, gugulong na siya papunta sa mid, gugulong na siya papunta dun sa may top lane, or rather is kung nasaan mismo yung turtle. But I really like the pick here on the Claude kasi nagiging ano na rin to for the side of Burmese Ghoul na binabanan nila ng hero dito si Coral TZ. But somehow here on Burmese Ghoul, you can see on their lineup, ganito rin yung ano nila nung nawala yung kanilang Diggie sa strategy nila, is that they tend to build a draft that really works during the early game. The player to watch out talaga dito most of the time, it's actually Kid and even Maybe. Kasi sila yung dalawang, kasi si Ruby Didi saka si D, ano na yan yan yung mga fighter sustain natin . Sila yung mga dalawang talagang nakasteady lang sa side lane. Pero kasi itong galaw ng Burmese Ghoul, laging nagre-rely sa mismong farm, sa mismong kung ano yung magiging kahihinatan dito ni Ace. And yeah, I may say Burmese Ghoul, they are on their comfortable picks as well. And BREN ESPORT, sabi nila, okay, masyado na yung comfort picks na yan. So tatanggalin namin yung Lunox na minsan ginagamit dito ni Kid. And I like na binanaw din ng BREN ESPORT yung Hilda kasi historically, balikan natin yung laro ng Omega earlier in M2 na meron silang isang lineup na merong Claude na sobrang nahirapan talaga against a Hilda pick kasi sobrang nanggugulo yan ng farm niya. So I like the drafting so far by BREN ESPORT. Medyo nakikita natin yung shades ng mga drafts nila laban dun sa RK Hoshi. Hindi nga ako masusurpresa dito kung mabibigay nila ang Alice ni Rebo. Just pick it up right away para mapaisip ang Burmese Ghouls na ano pa kaya pwede piliin dito ng BREN for the last pick. Making their last two picks sobrang crucial. Oo. Yeah, I really like what you've said, no? Na yun nga talaga, the Alice could be working. Ayan na nga, you called it out, Reptar. Read it correctly. Ito na nga yung Alice dito ni Rebo. So far, we're looking on kung ano ba
yung magiging pinaka-tank, or rather, baka nga hindi pa nga tank eh. Parang ini-expect din ng Burmese goal na itong Matilda na to will be used by Lusty eh. Ooh. Kasi ang ban nila is Kaja and as well with Farsa. Oh. Eh, now, what is lacking here on the side of the Burmese goal? Ito kasi ano, no? Itong Johed na to, ito yung ano eh, parang the Burmese goal recipe na ginagamit ni Ruby Didi on the side lane. And at the same time, there's a lot of pick-off here for Burmese goals. Potentially din, baka pwede ganun laro inikid in the middle lane gamit yung Silvana. Pero Harris, double mage setup here para sa Burmese goals. Pupunta ata yan sa... Actually, yung ang flex ng tatlo na yan eh, kasi pwede mo ilagay sa mid lane yung Harris. Pwede mo rin siya ilagay dito sa gold lane. BREN ESPORT could be lacking another... Meron na silang XP laner. They already have Claude. Unless mag-iibang jungle dito si Carl Tizzy, pero historically, yung Claude yung napupunta sa jungle, hindi masyado nag-marksman sa side lane. BREN ESPORT here could decide to go for... Atlas. Ito yung counter nila. Sa Silvana, yung pick-off jump in. Oo, whenever he actually uses your Imperial Justice, pwede mong sabayan kagad since papasok din naman sila doon. Might as well use the Fatal Links. Pero most likely itong Johed na to is gonna be as a tank on the roll. At si Kid, yan yung magiging Silvana na, na mid, which is the mage damage yung magiging build niya dito. And so far, my vegan, I really liking the draft of both of the teams. They have their own winning condition. Heavily rely ang early game dito ng Burmese goal, but it's up for the Team Philippines to be able to hold and halt dito yung progression ng Myanmar squad. Game number one in a best of seven grand finals. Once again, it's Burmese Ghouls laban sa BREN ESPORT. And na-excited ako sa Atlas pick kasi nung unang beses na nilabas ng BREN ESPORT yung Atlas ni Lusty, sobrang gumana para sa kanila because of the counter engage na pinoprovide dito ng Atlas with the Fatal Links na pag pumasok dito si Johed, pag pumasok dito si Silvana, ikakadaya ng ginto lang yan. Kasi babato, tas makuwambo-kombo dito ng BREN ESPORT. It's the Grand Finals! Rob Teezy, game number one! And I like yung setup dito ng Atlas ha, since Ruby Didi is the only one na meron ditong Purify, so that's gonna be pwede nating sabihin an easy fit para sa isang Fatal Links dito ni Lusty. And I may say ang unang susuntok talaga dito Reptar is gonna be the Burmese goal. Kung makikita mo dito, maybe already trying to invade here the purple buff ni Carl Tizzy. Yeah, and I'm actually happy na hindi pumina, readily makita natin ng si Silvana pagpili ng isang Purify, but then because of the lineup na kalaban niya dito, Purify would have been a good skill for him. So masaya ako na wala siyang flicker. Pero niyo, Flap TZ and Few makakombo dito si Maybe, pero hindi na siya mapipitas. Makakatakas pa siya. Kid, nakatulong naman siya. So BREN ESPORT still trying to get control in the mid lane and trying to get control of the waves. Doon mo makikita yung yung effectiveness ng isang basha, no? Oo. Kumbaga, ang bilis ng responde. Nakita niya na na Maybe was trying to invade, then kino nila kagad just by rolling in, papasok doon. Parang nagiging 4v1 na kagad yung laban doon kasi nagkakasama-sama. Parang they're just leaving Rebo out on the early stages of the game. And that's how good yung pick ng Basha dito. Not only yung the one purpose ng pang-cancel ng mga regeneration katulad nitong kay Vee. Yeah, and Flap TZ shouldn't have that much of a problem kalabanin nitong Yuzhong sa lane niya. Pero dapat hindi siya masyado mag-over-rotate kasi may iwan yung mga minion waves dito. And as we see kanina, medyo nasa level deficit nga dito si Baksha ni Flap TZ. Pero of course, kilala na natin si Flap. Makaka-recover yan. Hindi yan malaking problema para sa BREN ESPORT. Oo. We've seen him play. Pero gusto ko talaga yung mga ikot dito ng BREN ESPORT. Pero so far, in terms of the gold, dikit pa rin naman to. Mukhang magkakaroon tayo ng first skirmish natin once the first turtle is ready up. It's just right now. And I may say, libre ang farm pa rito ni Carl Tizzy. Oo, Few and Flap pumunta sa bottom lane. And gusto ko yung rotation na to galing kay Few. Kasi yun nga, nakabawi na tuloy. Dito si Flap Tizzy dun sa wave control in the bottom lane. Alamata ng Burmese Ghouls. And para alam nyo rin, sobrang importante dito ang pag-rotate ng BREN ESPORT, which we might see the first big clash of the game as the turtle
get started out by BREN ESPORT. Si Flat TZ gumulong na pero na-force out na nga yung Black Dragon form dito. So hindi masyado makaka-disrupt si D kung gusto pumasok ni Carl TZ. Pero sa likod si Carl TZ ang mauhuli ata. First blood mapupunta sa Burmese Ghouls pero okay lang yan. Nakita na natin to dati na kaya pa naman makaka-recover ang BREN ESPORT. Walang imposible, walang duda. Pero si Flat TZ naman ang ata mauhuli dito ng Burmese. Makatangas ba siya? Good save by Few Gamet ang kanyang the second skill. Yes, the guiding wind ngayon, Reptar, and we can only say na that was commendable as well para sa Burmese goal. Ang ganda ng pag-zone out doon nung dragon ni D. That's one of the reasons kung bakit hindi nakatulong yung si Flat TZ doon sa may purple buff ni Carl TZ. And yung huli doon sa may Imperial Justice was just right on cue. And that's all because si Maybe is providing vision doon sa may buff na yon. And unfortunately, it was Carl yung na-pick off and a turtle was secured by the Burmese squad. Oh. Pero eto na lang yan dito, Reptar. In terms of winning condition, alam natin that Burmese goal, they are gonna be, alam natin sila yung susuntok. Sila yung malakas talaga on the early game. As per BREN ESPORT, this is a very scaling type of lineup. And we all know na once Carl TZ hits its power spike, na yung sumakit na yung kanyang Blazing Duet, and Rebo got enough orbs to sustain dito yung mga members ng Burmese goal. I may say, we could be able to win from there. Oh, maga pa naman eh. Pampang late game tayo guys, pero hindi naman sa sobrang kailangan natin maghintay at si Rebo ano huli doon. Eh, kailangan gawin ng Burmese Ghouls kasi masyado nila napabayaan si Kuya Rebo doon eh. Mm-hmm. Ang ganda na nga ng bawas ni Rebo doon sa top lane tower doon kasi yun nga nag-rotate si Ruby Didi yung Harris para makatulong doon sa first turtle take. Pero BREN ESPORT still taking it easy, hindi pa naman masyadong malaki yung gold lane dito ng Burmese Ghouls. So guys, easy lang, kaya pa natin to. A circling eagle ginamit dito ng Few, it could be the first kill para sa BREN ESPORT. Isa para sa BREN, Few, napitas ang jawhead ni Maybe. Yun na yun eh. It's actually yun talaga yung pauulit-ulitin na gagawin ng jawhead doon. It's just to give vision to pahirapan dito si Carl Easy to get his buff. Meanwhile, on the top lane, this might be the first turret na mababasag dito for the side of the Burmese goal. And so far here, Reptar, in terms of gold, 1,000 lead. Given naman yan, sila yung unang nakakuha ng Lord. Pero sumasabay dito, in terms of rotation dito, yung mga tropa natin from BREN ESPORT. Pero ito kasi yan eh, hindi pwedeng ibigay natin lahat eh. Ang pinakamahalaga dito ngayon, Reptar, is that hindi maubos yung mga resources. Pero ito na, bakbakan na naman dito. Isang malaking bakbakan, si Kate papasok dito, si Fiona babawasan na. Pero BREN ESPORT lumalaban pa, that's gonna be a kill for Baksha. Flap TZ dun sa likod, si Rebo as well. Maybe yung target nila dito, Black Dragon Form. Ito na si D, that's gonna be kill for Rebo. Dalawa na wala sa Burmese Goose, isa lang para sa BREN ESPORT. Flat TZ lumalaban pa, ginagamit ang shield unity para makatakas, pero andon na nga ang Burmese Ghouls. As Flat TZ and BREN ESPORT, pinufocus nila yung pagong, sino makakuha dito, saan makakuha ng BREN. Retribution secured by Flat TZ. The Fatal Links ang ginamit na nga ni Lusty dito at si Carl TZ nakaka-free hit, pero masaya na dyan ang BREN ESPORT. Nakakuha sila ng isang turtle dito sa laro natin. Oo, not only the turtle, Reptar, nakuha din nila doon si Ace. Medyo naging awkward yung position doon nila Flap TZ together with Dribo, pero that's all. Okay lang yun kahit napitas pa nga doon yung Basha kasi napatay nila doon si Ace, meaning to say medyo nakabawi tayo doon sa jungler ng Burmese goal, and we've also taken down doon si Maybe. So ngayon in terms of scaling, dikit na ngayon ang goal dito ng dalawang team, and so far Burmese goal, since they are the one talaga na aasahan mo on the early game, nasasabayan ng BREN ESPORT. And si Rebo dito, hindi makakatakas na huli siya ng Imperial Justice, pero okay lang, BREN ESPORT. Alam naman nila, parte lang yan naman ang laro. We got this. And pinapakita naman ng Burmese goal sa respeto nila kay BREN, kasi especially kay Rebo eh. Isa siya sa pwede mag-comeback dito para sa BREN ESPORT. Flap, mahuhuli sa baba, na huli din sa taas si Lusty. Pero, don't worry, Carl TZ, one half of the TZ Brothers, buhay pa dito at nakaka-farm. And again, Kuya Rob, remind lang natin ng mga viewers natin, late game lineup tayo. Tingnan mo nga yung damage na nilalabas si Carl TZ. Huli! Si Ruby DD shutdown sa hari. Oo, pero hindi pa yata tapos yung bakbakan dito, Reptar, as the circling eagle dito ni Q going on to dragon ka pa. Pero yung dragon na pop niya rito, and hindi pa enough yung damage yung mga tropa natin sa main, as Carl TZ onto the back lane. Ang nahuli dito, na-target siya ng Johe. That's gonna be a 2-for-1 trade, 1-for-1 trade so far, I think. Actually, no, walang trade na nangyari, pero BREN ESPORT ang lalaban. Lastly, ginamit yung second skill na huli doon si
D. So 1-for-1 trade or 2-for-1. Napitas din si Few and napitas si Carl Tizzy. Favorable trade yun para sa Burmese Ghouls. Pero huwag kayong mag-alala kasi tignan nyo pa ang gold. Hindi pa masyado malaki yan. Nakakasabay ang Bren. Nakaka-farm dito si Carl Tizzy. Na wala na yung maliit na problema na Bren na masyado sila nag-overcommit sa rotation na nawawalan sila ng gold. Mataas pa yung gold ng Bren Esports actually for what happened. Tignan mo nga, si Rebo, nagsisplit po siya top lane. Kahit makuha to ng Burmese Ghouls, I think this is still gonna be an okay situation para sa Bren Esports. Oo, ang pinakamahalaga talaga dito, Reptar, is that yung in terms kay Coral DC, siya yung magkaroon ng libreng farm. Flap DC once again getting caught off here on the bottom lane. Pero in terms of map control, hindi dapat mapunta to lahat dito sa Burmese Ghouls. And hit barely getting alive, pero si D susugod yata dito sa gitna, palagpalag ang Burmese Ghouls. D with the Black Dragon form, Carl Tizzy, laki na bawas sa kanya, pero si D ang mag-fate ang links. Few umiikot with the stun of the D, makakasurvive ba ata dito ang Yuzong? Good stun and good response para sa Burmese Ghouls, pero ang Bren Esports na si Few lang ang nawala. And still, Bren Esports still have a good... Mo, hindi naman masyadong malaki yung gold swing. Yung tore, dalawa lang. Muntik na nga mabasag yung tore sa gitna at sa baba. So still, Bren Esports kapit lang. And of course, kung matalo naman man dito Bren Esports, nakita na natin, may game one download yung Bren na yan eh. Yes. Hindi yan mawawala yung game one download natin. Oo. Pero ito, Reptar, meron winter transition na ngayon dito si Ribosas. That's gonna add him na mas mabubuhay na siya during team fight. And mas marami na tayo makikita ngayon dito ng mga 5v5 situation na which in, yun yung isa rin sa power spike ng Bren Esports. They have this Lusty on the Atlas with the Fatal Links. Nakita natin dito that only one na may Purify, it's gonna be Ruby DD. And for sure, once na makahuli tayo dito, like 2 or 3 members coming from the Burmese Ghoul squad and a good blazing duet. Pero before pa natapos yon, ang nahuli doon is gonna be Lusty, pero mukhang papalag dito ang mga tropa natin sa Bren. Bren Esports, nagsizone out lang, tinitignan nila kung kaya nila lumaban doon. Pero in the top lane, since nagpapush dito si D, kailangan na magresponde dito ang Bren Esports. And now Ruby DD, nakakawa lang siya ng Holy Crystal, so mataas na ang damage ng Harith na to, pero nakakasabay naman ng farm dito si Carl Tizzy. Burmese Ghouls, malaki na yung lead nila, pero Bren Esports buhay na buhay pa sa laban na to. Dahil nga dun sa winter transition na pinick up ni Rebo, Carl Tizzy nakaka-farm pa rin. Okay pa, kaya pa to, malapit pa ang laban na to. Yes, kailangan lang talaga dito is just to hold on for the side of Bren Esports, find the right trade-off. Kailangan, hindi sila naiisa-isa eh. Katulad ng nangyari kanina kay Lusty, we're in the ejector sa doon. But now, the Imperial Justice ang ganapin dito, pero lumalaman ng Bren Esports sa shutdown para kay Carl Tizzy. Si Carl Tizzy buhay pa rin. Tingnan mo, the Wonder Kid! Inahabol dito si Maybe. Mapipitas mo siya, pero tingnan mo naman yung disiplina dito ni Kuya Carl. Okay lang yan, hindi na kailangan natin habulin. And Bren Esports, with a good trade-off, 2-for-1. Akala ng Burmese Ghouls, masusurpresa dito ang Pilipinas. Hindi. Bren Esports, kami kanina pa kami lumalaban dito. Sinabi ko nga kanina, mainit pa yung daliri dito ng Bren Esports. As yung unang lord ng laro natin, tingnan natin kung makakontest dito ang Burmese Ghouls. Ito na ang dragon. Bren Esports, susubukan nila kunin yung lord. I-reset pa, pero si Maybe, na-free hit. Ba't nakatayo ka lang doon? Free hit nga lang siya ni Carl Tizzy. And yung blazing duet, Ace! Double kill para kay Carl Tizzy. And I think, Kuya Rob, this is an easy lord for the Tizzy brothers. Yes, totoong easy lord talaga yon. Medyo pilit yung naging clash doon ng Burmese Ghouls. And let alone, sinubukan pa nga nila talagang steal doon sa Bren Esports yung lord na yon. This might not be a luminous lord. Ang pinakamaganda dito, Reptar, itong lord na to is makakapag-shove off since the first 10 minutes of the game is lahat ng mga minions or rather yung mga tore natin is nababasag lahat isa-isa for the outer and even the inner turret. So ito, medyo regaining map control para sa side. Even look at the graph ngayon. Ngayon pa lang nakakabawi ang Bren Esports even on the gold. So itong swing na to, malaking bagay to, Reptar. Oh, the lord the middle lane, mababasag yung segundong tore dito ng Burmese Ghouls. Bren Esports, malapit na sa third tower ng Burmese Ghouls sa gitna, and mukhang mapupush rin yung top lane. So yung map control, yung map presence, tignan mo yung gold swing, Kuya Rob. 3K na ang lead dito ng Bren Esports, lumalapit sa 4K, tapat na sila sa tore, and mukhang makakalamang pa nga ng isang tore dito ang Bren Esports. Burmese Ghouls, what you gonna do when Bren comes for you?
Yun, talaga yun, Reptar. As this bottom lane, ang lalaki pa ng mga creeps dito, Reptar. Oh, look sila, at Flap Easy, ah, sila, zoning out. Tignan mo yung dragon na yan. Ano gagawin ng dragon na yan? Oh, oh, sisit ka ba? Ano? Wala naman nagawa eh. Nag-dragon ka ba? Yung BREN Esports naman. Muti ka na nga nabasag yung tore nyo. Si Maybe papasok. Oh, asin mo naman. Asin mo naman, Maybe. Oh, Maybe. Pero sure kill yun para sa BREN Esports. Tignan mo nga, lumalaki na nga yung lead. And Alter Ego, go, go, go. Sinabi nga dito ni Flap TZ, wala na nga yung alter ego dito sa M2 na damay pa ni Flap. I like to point out, though, that was a well-commended na guiding win. Kundi ka na mamatay doon si Lusty, but given the guiding win dito ni Few, nakatakas pa doon si Lusty with the Atlas. And now, it's about yung winning condition of Burmese goal after the early game. Medyo unti-unting nawawala. They could potentially get a pick off here, one or two. Nakuha nga nila doon yung buhay ni Flap TZ, but it's all good, Reptar. Why? Look at the gold swing. It's almost 5,000. The map control is all about BREN Esports. And Carl TZ getting the farm that he needs. Tignan mo yung damage. Oh, ito na si D. Papasok pa yung hipon ng Burmese goal. Pero saan lilipad yan? At BREN Esports, tignan mo yung damage. Nakaka-free dito si Carl TZ. Si Kid, bata, balik ka muna. That's gonna be the winter transition. Commit by Nipo, D is gonna be next, and BREN Esports Pilipinas lumalaban dito sa game number 1 as dalawa ang nawala. And yun nga sinasabi natin, Kuya Rob, ang late game dito ng BREN. Meron tayong Carl, pero meron din tayong Ribo na yung epekto na yun dun sa team fight na yun. Ang galing din ni Kuya Ribo dito. Oo, that awkward team fight tong doon sa may first Lord, nagresulta lahat dito in favor of BREN Esports. That swing, look at that, no? Masasabi kasi natin dito during the meta na to, regardless na medyo nakalamang lang na 3,000 or 5,000 lead yung kalaban mo, pero during the late game, once you get a shutdown, especially ang nakakakuha niyan is your jungler, ang laki agad ng mababawi niya. Look at the itemization ngayon dito ni Carl TZ. Already has his DHS, nag-itemize na rin siya ng Athena Shield kasi alam niya, yun lang din yung nagbibigay, or yun lang din yung masakit na damage dito eh, for the side of Burmese goal. Hindi na nga masyado siyang namomblema rito kay Ace. It's all about Ruby, Didi, and as well with Kid, yung talagang na masakit na na damage from Burmese goal. That magic damage was already been negated somehow here by the Athena Shield ni Carl TZ. And now Burmese goals, nakita natin yung yung mahirap dun sa lineup nila na wala silang other than the Johed and maybe the Sylvana, wala silang masyadong pang lockdown sa mga malikot na heroes dito ng BREN Esports. Meron tayong Matilda, meron tayong Alice, meron tayong Claude. As BREN Esports lumalapit dito, mukhang may bakbakan si Flat TZ ang makahuli. Si D na sa zone out, pero ito na yung BREN, walang takot. D naka Black Dragon form, pero tignan mo naman yung damage na lumalabas sa BREN Esports. Mountain Shocker ginamit dito ng Burmese Ghost. As BREN Esports lumalaban pa rin, there goes the Fatal Links na ginamit na. Maybe could be up next. Mega kill para kay Ribo, mega kill para kay Carl TZ, at tatlo ang nawala sa Burmese Ghouls, at malaki na nga ang lead dito ng BREN Esports sa game number 1, Kuya Rob. That was a perfect teamfight coming from BREN Esports. Nagsimula yun, of course, inunahan ng Dragon yung Olity. Pero kasi ang ginawa dito ng BREN Esports is that pinokus nila yung Dragon while it's on Black Dragon form. Oh. Then, number 2, hinayaan nila si Flap TZ doon sa harap to soak up the damage na magagaling from the damage dealer here ng Burmese Ghouls. And from there, si Ribo just right on cue, nag-winter truncheon siya while nakabukas yung kanyang, flowing blood in, then curse of blood, and lahat-lahat na in terms of the AOE, natunaw yung mga members dito ng Burmese Ghouls. And I may say, lagi ko tong sinasabi that ito, dito na, itong Lord na to, posible might actually be the nail on the coffin dito ng mga tropa natin from Myanmar. 1-0 nyo na yan, BREN Esports. Ang ganda ng lead nyo, hindi na hinto ng Burmese Ghouls dito si Carl TZ and Mr. Most Decorated sa buong mundo, si Ribo. Ang ganda ng galaw niya dito sa Grand Finals natin. Nakita talaga natin yung yung experience dito ni Ribo. Yung ilang taon na siya naglalaro ng Mobile Legends, yung mga ginagawa niya, parang experience mo lang yan makukuha Hindi yan talent yun yung skill talaga na after years of playing so much Mobile Legends, yung na-perform dito ni Kuya Ribo. It's really waving a Reptar as the tower here on the top lane dito ng Burmese Ghoul ay mababasag na. Pero si Flap TZ will be zoning out the members here ng Burmese Ghoul. BREN Esports, disiplina lang, focus lang yung mga tore dito, going for the jungle control as well. Tingnan mo nga, hindi sila makadepensa ng mga tore, isang tore na lang ang nakatayo dito para sa Burmese Ghouls. As BREN Esports,
pino-focus na nila, mukhang makakadepend sa konti dito ang Burmese Ghouls. Pero pare, ang daming nawala sa inyo. Oo. Ang daming nawala naman dyan, Burmese Ghouls. Alam mo, ang nagiging problema ngayon dito ng Burmese Ghouls is yung hero ni Ace. Yes, YSS is strong on its own, pero kung hindi ka naman makadikit, hindi mo naman ma-maximize yung passive mo to be able to deal so much critical. Kung baga puro long range ka lang eh, kasi walang humaharap para dito sa side ng Burmese Ghouls. Itong si Maybe, baka, pero hindi nga niya kaya. Pero dahil merong dalawang tanke dito ang BREN ESPORT, nagiging imposible para dito kay Ace na dumamage para mag-provide ng enough dito sa side ng Burmese Ghouls. Kaya ang ginawa dito ng BREN ESPORT, sobrang talino ng ginawa nila. Parang nag-itemize sila para lang dito kay Ruby Didi, para lang dito kay Kid. Kasi dito si Ace, siya yung dating gumagawa ng plays, pero wala ngayon yun. Yeah, na sobrang nahirapan dito yung Isan Chin, hindi natin masyado nararamdaman. Although may effect naman siya sa laban, it's just that the burst damage, again, at saka yung control na nilalabas dito ng BREN ESPORT na overwhelm ang Burmese Ghouls. And yung masasabi ko lang ha, matibay yun naman yung ano eh, yung mga BREN ESPORT natin, yung mga boys natin dyan eh. Kasi meron tayo Matilda eh, na ano eh, yung mga tore natin, alam mo gawa ng ano, ng mga tore, ano anong semento ginamit yan? Hindi ko masabi, pero kung may semento man na hindi, bastang natitibag, yun, Kuya Reptar. Yung ano, yung gliding eagle cement ni Matilda. Gliding cement. Gliding eagle cement. Gliding cement. Pero kasi, I mean, ano ba ang pambansang ibon ng Pilipinas? Yung agila. Agila. The Philippine Eagle. The Philippine Eagle ngayon ay hawak ng idol ng mga kids, of course, si Fiu. So, kung mapapansin mo nga eh, hindi nga takot pumasok tong Matilda na to eh, even on the team fights eh. Ganun ka-confident ngayon dito yung mga tropa natin from BREN ESPORT. Yung lamang dito, just 6,000 lead. Pero ngayon, mapapansin mo, Burmese Ghouls, hindi nga sila makapag-face check dahil alam nila na pwede silang ma-pick off dito. It was Lusty all over again. Double fatal link na nilabas dito ni Lusty. Here comes the blazing to wet as well. Gliding wing para kay Cartesi. Hinabot siya dito ni Maybe. That's gonna be kill for few. Ang daming skills na pinapataw. Pero si Ruby Didi ang matitimba dito. Tingnan mo naman si Maybe. Pops the immortality. Nahuli si Ruby Didi. At dalawa na lang ang nawala dun sa Burmese Ghouls. Pero tatlo. Tingnan mo naman yung health nila. Tingnan mo naman yung base ng Burmese Ghouls. At tingnan mo naman ang BREN ESPORT na shutout si Cartesi. Pero meron naman tayong flap Tizzy. Si Ace pinato ata doon. And Maybe is gonna try to defend that last turret. Wala na kayong tore. Wala na kayong laban dito sa BREN ESPORT. Isulat nyo na to. This is gonna be a game. Susubukan na nila taposin si Ace at Maybe na lang dumidepensa. Pero tingnan mo naman dito si Rebo. Tingnan mo naman si Maybe na wala. Si Ace na lang ang naiwan. At game number 1 ay mapupunta sa Pilipinas.